Gagamitin condensed milk, evaporated milk, 10 egg yolks, at gagamit po tayo ng Nestle cream. Siya po ang magpapakreamy ng ating leche flan at ang balat ng lemon. Ngayon po ay sisimulan na natin na pagsamasamahin ang mga ingredients. Kukuha po ako ng isang bowl. Then ang gagawin po natin sa lemon, yayad-yad din po natin. Siguraduhin po natin ang ating lemon ay malinis. Nahugasan natin. Ayan. I-whisk lang po natin ng mabuti para ma-mix siya ng maayos. After mahalo natin ng maayos, saka naman natin siya sasalain. So, ang gagawin ko po, dito ko na lang siya idadirect salain. Yan. So, ang pagsasala po, gagawin ko siya ng 3 beses para makasure po tayo na masala natin ng mabuti. At walang masamang particles. Set aside lang po natin. Yan, gagawa na po tayo ng caramelize. Bali, ang ginawa ko po dito ay nilagyan ko siya ng 1 teaspoon na white sugar. So, sisimulan na po natin. Dapat ang ating apoy ay tama lang, huwag pong napakalakas. Para pag isinalang natin ang ating aluminum cup, i-shake-shake lang po natin para magpantay ang init at hindi masunog ang ating asukal. Kasi pag sunog ang asukal, nagiging mapait ang lasa ng ating leche flan. O makikita nyo po, unti-unti na siyang natutunaw. Tuloy-tuloy lang po ang pag-shake. Shake-shake lang natin ng ganito. Ayan, kikita nyo, may golden brown. Ganyan lang. Napakadali. Ayan,
ulitin lang po natin para makita ninyo ng maigi. Huwag po tayong naiinip. Sa pagluluto, syempre kailangan ng patience. Hindi po natin kinakailangang madaliin. Dapat talaga mahaba ang pasensya para maging maganda ang kalabasan ng ating pagluluto. Kita nyo, so ngayon naman po, hintayin natin na lumamig siya ng 30 minutes bago natin ilagay ang ating mixture. So habang nag-iintay po tayo, magpapainit tayo ng tubig. Nakalipas na po ang 30 minutes, so pwede na nating isalin dahan-dahan ang ating mixture. Okay? At saka po natin siya tatakluban. Meron po akong ginawa dito na ginupit na aluminum foil at siyang ating tataklob. So siguraduhin lang po natin na matakluban siyang mabuti, yung hindi siya papasukin ng tubig. Ganyan. Ilagay lang po natin sa ating steamer. Okay. Ngayon po ay sisimulan na natin isalang. So maghihintay lang po tayo ng 40 minutes hanggang sa siya ay maluto. Hindi na po natin siya kailangang buksan, tingnan, tundus-tundusin, kuluto na. Ang 40 minutes po ay eksaktong oras ng pagluluto ng ating lechuplan. Ayan, balikan na po natin ang ating niluluto. Nakalipas na ang 40 minutes. At hahayaan lang po natin na lumamig. Bago natin siya buksan. Pagkatapos po nating mapalamig ang ating niluto, bubuksan na natin siya. Ayan, ang ating creamy lechuplan. Sana po muli nagustuhan ninyo ang recipe na ibinahagi ko sa araw na ito. Please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button para ma-update pa po kayo sa mga susunod po pang videos. Salamat po sa panonood. Bye!